payo ko siya pa lang, kuya. Sige po. Okay, hindi, payo ko lang. Yung anak mo, may tatay yan. Dapat yung anak mo, mahalin yung tatay. Hindi. Hindi tayo kasi. At the end of the day, anak pa rin yan at tatay pa rin siya. Zainab Harake, pinayuhan ni Willie Revillame kaugnay sa ama ng anak. Dapat ay mahalin ng anak niya ang tatay nito dahil tatay pa rin siya ng anak nila. Pinayuhan ni Willie Revillame si Zainab Harake tungkol sa pagpapatawad. Aniya, dapat ang anak niya ay mahalin ng ama nito dahil kahit anong mangyari ay tatay pa rin ito ng kanyang anak. Sa kanyang pag-guest sa Wawawin, nabanggit ni Willie Revillame na gustong-gusto niya ang kanta na ginawa ni Ska Sakli para sa anak nila na pinamagatang Lagi. Nabanggit pa ni Willie na kung siya ay 2 beses kinasal at nag-anal din ng 2 beses ang kasal niya. Aniya, minsan ay kailangang maranasan masaktan para matuto. Narito nga ang pahayag ni Willie Revillame. May payo ako sa iyo bilang kuya. Yung anak mo, may tatay yan. Dapat yung anak mo mahalin yung tatay. At the end of the day, anak pa rin niya yun at tatay pa rin siya. Ito ay matapos guest si Zainab Harake sa Wawawin noong November 13, 2022 na episode kung saan mayroon siyang production number. Nakausap siya ng TV host na si Willie Revillame pagkatapos ng kanyang production number. Dito ay napag-usapan nila muli ang pagsali noon ni Zainab sa Wawawin noong mas bata pa siya. Ani ni Zainab, ito umano ang kauna-unahang TV exposure niya bago pa man siya sumikat bilang vlogger. Kaya naman, marami sa mga netizens ang nagkomento tungkol nga sa sinabi o payo ni Willie Revillame kay Zainab. Pahayag nila, pag ayaw ng tatay sa anak mo, bakit ipipilit? Hindi, ayaw rin ng anak ko. Ganun lang yon. Nako, kung tatay nga mismo nagsabi na di daw niya anak, langya. Huwag na nga siya mag-anak. Totoo naman, kasi ikaw lang din ang di makaka-move on. Kung kaya naman niya buhayan anak niya, ano man ang mangyari, matuto tayo magpatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa atin mismo. Para magkaroon tayo ng peace of mind. Yung mga naka-experience lang siguro makakaintindi sa akin. Hindi din. Paano yung mga tatay na yung ano lang nila inambag? Yung wala nang paki-after sarap, mag-isa na yung nanay sa hirap sa pagbuhay at pagpapalaki sa bata. Di katanggap-tanggap yon. Matatawag bang tatay yung ganon?